Painitin natin konti. Siguro mga 15 seconds lang. So nakita nyo sa start ng ating video, nakapambahay lang tayo. Also you can see wala na tayong guantes kasi malapit lang. Also nakachinelas lang din tayo. Kasi as in totally malapit lang yung pupuntahan natin, guys. And by the way, kung first time mo manood ng ating video, ano pa inaantay mo? Go ahead, please subscribe to the channel. Anyway, let's go. So yun guys, lalabas tayo pero saglit na saglit lang. Pupunta tayo dito somewhere nga malapit para bumili ng Magic Gatas. So since Sunday, although kailangan pa natin magtrabaho, I guess less work, alagaan naman natin itong motor. Dito tayo, hindi tayo rito. Okay, so yun na. Antay lang natin o yung ating ka-meetup dito para magbigay ng product na binibili natin. So 100 ml lang siya. So mga ganun lang, maliit lang. Later on ipapakita ko sa inyo paano siya gamitin at ano yung mga pwedeng paggamitan sa kanya. And hopefully effective to. Kasi basta maraming mga bagay na ikiniklaim siya doon sa mga ads na nakalagay sa Facebook marketplace na kaya niyang gawin. And as a detailer, sa ilang taon din na experience ko sa pagdi-detail ng kotse, even motor, medyo may mga ilang question ako. And doon sa mga gumagamit ng Magic Gatas na to, mahalaga na maintindihan nyo paano ginagamit yung mga gantong klase ng product. Kung hindi ako nagkakamali, eto yun. Ay, ikaw ba si ano? A few moments later. Anyway guys, so yeah, uwi na tayo. Oops! Hindi ko nakita yun. A few moments later. Okay, hinahanap ko lang yung mga posts sa Facebook, mga ads sa marketplace. Pag-usapan natin ng konti yung mga ads or yung mga detalye na nilalagay sa ads. Okay, so yeah, bago natin i-check or subukan dito sa motor, eto, basahin muna natin yung mga description. Eto medyo nakakatawa, di man makinis mukha mo, at least makinis at makintab naman ang motorsiklo mo. Yeah, no wonder bakit Magic Gatas ang tawag sa kanya. As you can see, puting-puti. The way it looks, I think baka naglalagay sila ng literally gatas dito. 60 pesos cheap. Actually, anyways, ito medyo bold yung kanyang statement. Yung nagmumukha mong lumang motor o auto, gawin nating mukhang bago na parang bagong labas ng kasa. Of course, kuha ko yung point, pero medyo bold yung statement na to. Mahirap patunayan to, totoo lang. Medyo over-promising, kaya, pero yun, diskarte nyo. Eco-friendly has something to do with the environment, so hindi natin alam yan. Pangtanggal ng mga namumuti na mga fairings. Ito medyo delikado tong part na to. Kasi kung fairings yan at yung, teka, kung fairings yan na ito, plastic, medyo alanganin yon. Mahirap patunayan yon, guys. Pwede sa windshield, salamin, and dashboard, sapatos, appliances. Okay. So, hindi lang to pang kotse ngayon. All purpose na rin pala, ha? Okay, so pag-usapan natin yung mga parts ng motor and that way, mas maintindihan nyo kung ito nga bang product na to ay magiging maganda para dito. Dahil painted yan, I don't see any problem dito sa area na to, no? However, dito, this is made... Ang tawag dito? Leather. Medyo delikado rito to. To tell you the truth, ito hindi ko siya i-recommend na ilagay dito. I can be wrong. Itatry natin. Ito, isang napaka-importanteng part to na hindi dapat basta-basta. So kung nakakita kayo ng mga... Itatry kong kumuha ng picture ng mga namuti na ganito. Matte finish na plastic. Ang problema nito, pagka ginamitan mo halimbawa ng wax na ginagamit sa paint, pwede mamuti ito. And as much as possible, syempre, gusto mo maitim tong part na to. Ito in a different video, gagawa tayo ng mga 50-50 nito, 50 before and after para makita nyo yung ibig ko sabihin. Abangan nyo yan. Majority naman, I think okay naman tong product na to. Dito sa area na to, this is made of metal din. Although matte, okay din naman yan, walang problema dyan. Kung ako tatanungin, ang dapat din yung ingatan dito ay eto lang. Kasi baka mamuti nga.
Yung sinasabi kanina na pwedeng pang tire black, medyo alanganin yon para sa akin ha. Kasi ang pang tire black, medyo... Tadun, medyo malapot yun na solution, nakakapit dapat sa tire. Iko-coat niya yung tire. That's why formulated talaga yun na malapot. Halos parang waffle, ano, waffle sauce. Okay? Or syrup. So, halos ganun yun. Okay, so eto na yun. Siguro makakatulong ko alugin natin ng konti. Now, amuyin natin kaya kung kumusta ang amoy. Yeah, for some reason, amoy gatas nga siya. Mukhang nilagyan siya ng totoong gatas, guys. Nilagyan siya ng pulbos para mga amoy gatas. And at the same time, magmukhang gatas talaga siya. Although malabnaw yung itsura niya. So, unahin muna natin tong part na to. So, sa mga iba na gumagamit ng ganito, any other products, huwag nyo siyang i-spray dito diretso. Recommendation ko, i-spray nyo muna sa basahan. So, let's see... Let's see. Yeah, so far nag-improve siya. Hindi ko siya ina-expect na ganun, pero nag-improve ng konti. Siguro dapat dagdagan natin. Okay. Ay, hindi ko na before and after. Pero siguro dahil medyo malinis na rin tong ating seat. Eh, kaya ganyan. So kung napapansin nyo, siguro, hopefully nakikita nyo. Etong part na to, tuyo. Ito, na-sprayhan na natin. To the touch, medyo madalas siya actually. Versus ito. Okay. Oops. Pwede niyong dagdagan if you like. So try naman natin dito sa tank, which is ito, itim na paint siya, glossy. Tignan natin. I don't know what to say. Siguro sa camera nakikita nyo ang itim. Itim na rin siya kaya mahirap siyang patunayan dito. Hindi ko rin siya masabing effective dito. Pero let's see, one way para malaman. I think may improvement naman. Let's see. Sa mga painted na parts, pareho nito. Okay naman siya. Oops. Itong area na to, let's see. Since namumuti na siya, lagyan natin siya. Okay. Now, one thing about yung mga dito sa part na to. Ayun o. Yung sinasabi ko, guys. So, pag punas mo. Okay. I messed up. Ayun. So, eto. Okay. Papos muna natin yan. Eto, nilagyan ko lang goma to. Pero para sa akin, hindi siya advisable na lagyan nito. Right now, medyo madulas-dulas siya ng konti. Yun yung property niya. Hindi ko alam kung anong nilagay dito na nagbumukha siyang makintab, which appears na mukha siyang malinis, mukha siyang bago. So yun basically yung pinapakita dito. Okay, I think that is enough. Enough na yung nakita nyo at enough na rin nakita ko, no? Pag-usapan natin dito. I think okay naman siya. Pwede na siya. Dito naman, ito problema ko rito. It looks nice, para siyang bago, pero meron siyang texture na napakadulas. So kung pag-uusapan color improvement, okay tayo doon. Pero kung pag-uusapan safety, yun questionable para sa akin, guys. Pero sa painted, okay tayo doon. Now ito yung isang bagay na nagpatigil sa akin actually. Nagamitin siya. Kanina nung tinry ko siya dito,
Ito medyo madumi lang, kaya na parang ganito. Pero after nating applyan, ganito itsura niya. Dito bahagya nalagyan siya. Kaso nung malagyan siya, napansin ko, nanghihintab lang siya. So basically ang ginagawa niya rito ay tinatago niya yung dumi. One way para malaman mo na effective yung isang product na ganito, kailangan mo muna linisan to bago mo siya ipahid. Pero ito kasing part na to, malinis itong part na to eh. Although it might work, hindi ko nalang siya tinuloy kasi may ginagamit naman ako para dito talaga. Hindi ko siya gusto para sa plastic. I guess yun ang summary ng gusto kong sabihin. Okay naman siya dito para sa mga painted parts. Okay, glossy, especially, pwede siya. Papasa na. Pero sa mga ganitong surface, plastic, I really don't recommend it. Kung talagang gusto niyo siyang gamitin para dito, make sure na nilinis niyo muna to with an all-purpose cleaner. Pero wag niyo siyang lalagyan nito without cleaning it like etong part na to. Ang problema natin dito ngayon is that kumapit na tong solution na to. Hindi natin alam kung gaano siya kahirap tanggalin. So basically, yung dumi dyan, minask niya lang or pinatungan niya lang, kaya hindi maganda itsura niya sa ngayon. So yeah, I think dito wala naman siya magiging problema po, pwede siyang gamitin dito. I might use it for this dito rin, and then other parts like ito I think gagamitin ko naman siya, pero that is once malinis natin to, kasi obviously as you can see medyo madumi na. Yeah, kailangan muna natin linisin. Okay, so conclusion, siguro kung tatanungin niyo ako if it's effective, po pwede naman siya at a certain extent. Inuulit ko, dito lang siya po pwedeng effective. Huwag nyo na siyang gagamitin dito sa upuan. Siguro sa ibang surface po pwede naman, pero sa upuan, since kailangan makapit yung puwet natin pag tayo nagra-ride dito sa upuan natin, lalong-lalo na pag may angkas ka, delikado yun. Pag eto madulas tapos may angkas ka, baka mahulog kayo pareho. Huwag nyo siyang gagamitin dito. Kung may paggagamitin kayo, dito lang sa mga painted surfaces like tank, paulit-ulit ako, ano? Dito rin. Pero wag na wag dito. And then, syempre, sa mga stainless or mga chrome part, pwede naman yan. Kasi hindi, walang nababago in terms of the color. Pero dito, ang problema kasi nito, pagka tama ako, pwede makasira ito forever. So, kung talagang gusto mong maayos ang kulay nito, you have two things na po pwede mong gawin. One, make sure na malinis lang yan with an all-purpose cleaner. Ginagamit ko mag-wires para dyan. Or second, po pwede mong lagyan ng trim restorer. Meron tayong ginagamit dyan, para siyang ceramic coating. Coating siya in a way. At siya talaga yung pang-linis or pang-restore nitong mga gantong surfaces. So yeah, basically, ayun lang naman. Gusto ko lang i-share sa inyo na uulan na. Kaya dito tayo. Nakakatakot yung ano, yung ambon ah. Kung itatanong nyo naman sa akin kung worth it naman, for 60 pesos na ganito, pwede naman na. Yun, mura lang naman yan. Pero kung ang expectation mo talagang pagandahin yung motor mo, magmukhang bago, pareho ng sinasabi, that's overstatement. So, malabo yun. Kung ang kotse mo, lalong-lalo na ay yung mga Ferrari, mga Audi, Honda, yung mga ganon, bili ka na lang ng mas maayos-ayos. Let me know through the comment section below anong klaseng video ang gusto nyong malaman. Lagay nyo lang para magawa natin ng video at mabigyan ko kayo ng idea or advice anong mga magagandang products na pwede nyong gamitin. Kasi, you know, meron kang kotse na maganda and gamitan mo ng hindi masyadong magandang product na panlinis, eh baka magsisi ka lang. So yun, that is it for this video guys. At mga ka-aro, medyo humaba tayo. As much as possible, gusto ko kahit paano malinaw itong gusto kong iparating sa inyo. Again, thank you so much for watching this video guys. At mga ka-aro, kung nakatulong, let me know by clicking the like button and subscribing to the channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Okay? Again, thank you so much for watching this video guys. At mga ka-aro,